What's up mga kapitbahay? Welcome back to the channel. For today's video mga kapitbahay, isishare ko lang sa inyo or isishare ko lang doon sa isa nating subscriber na palaging nagtatanong. At saka usually po maraming nagtatanong ng ganito sa akin eh. Marami na akong mga sinagot. Pero ito, gagawa natin na siya ng video para malinawan po sila. Okay? So ano nga ba ang gamit ng tag, untag dito sa switch natin? Kasi yung mga bagong switch ngayon, go Webase na. Like kunyari itong D-Link natin at saka yung HP at saka yung Hikvision natin, usually kasi dun sa features ng mga ganong switch. Saka sa mga bagong Cisco, mayroong GUI na rin. Mayroon na rin nakasulat dun na tag and tag. So, ano nga ba ibig sabihin nun? Paano nga ba gamitin yun? Kasi, mayroon akong vlog dyan, pero hindi siguro masyadong na-explain. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano nga ba nag-work yun. Kasi, yung mga lumang Cisco, di ba, puro command line. Ito kasi GUI. So, ano nga ba ang purpose ng tag and tag? Okay? So, saan nga ba ginagamit yun? Kaya pag-uusapan natin yan. Okay? Let's go! Ayun mga kapitbahay, dun sa mga tropa nating IT, dun sa mga baguhan, marami kasing nalilito. Ano nga ba daw ang gamit ng tag and tag? Okay, so ito, ipapaliwanag ko sa inyo actual. Tapos mamaya, after ko dito mapaliwanag, ipapakita ko sa inyo yung GUI mismo ng aking mga switch na to. Itong D-Link na to, at saka itong Aruba, ayan. Paano nga ba, at saka yung Hikvision, at saka paano siya nagtatag dito sa PFNs natin na ito na 5100s. Okay, so kung inyo matatanong mga kapitbahay, ito yung PFNs ko, and then ito yung aking LAN, ayan, yung blue. Tapos meron niyang VLAN na tatlo, native VLAN 10, VLAN 15, 20, ayan, marami pong VLAN naka, ano dyan, naka sub interface dito. Tapos automatic, ang port na to napupunta yan dito sa aking Aruba switch, ayan, dyan siya napupunta. So ito, itong main port na to is 48 port na to, naka ano yan, naka trunk. So pag sa Cisco kasi automatic, once na yung port is naka trunk, automatic allowed na yung lahat ng VLAN. So dito kasi sa D-Link na to, wala siyang features na trunk. Tapos dito sa Aruba na to na lumang version, walang trunk, medyo mahirap i-configure. Kaya ang ginawa, inantag-antag lang. So paano nga ba nag-work yan? So, kasi dito sa Cisco, sa mga switch na to or sa bagong version ng Cisco na may GUI, meron din doon na tag and tag. Okay, ano nga ba yung tag? So, pag sinabing, unahin natin yung antag. Pag sinabing antag, ibig sabihin, kunyari, eto, tatlo kasi yan eh, VLAN 1, 2, and 3, data, voice, CCTV. Okay, so, kapag sinabing antag, kunyari, yung port na to, yung port 90 na to, gusto ko siyang makabilang dun sa bilan ng CCTV. So, ang gagawin ko, yung port na to, ia-untag ko siya dito sa VLAN 15 ng CCTV para maging member siya. Okay? So, ang sinasabi naman nating na tag, ang ginagawa nun, kunyari, dito sa data, may nakasaksak ka na, ay, for example, dito sa CCTV, ay, hindi. Ayan mga kapitbahay, lipat tayo dito sa GUI ng aking core switch na yun na HP. Ito yun. So, kanyang mapapansin, pag bumaba ka rito sa VLAN, ayan, kanyang mapapansin. Ayan, ito yung tag, maraming nakatag na port, diba? So, 21, 44, 40, ibig sabihin, 44 to 48, kasi dash, ibig sabihin, 44 to 48, nakatag siya dyan sa VLAN 15 ko, which is yan yung voice. Tapos, dito sa CCTV ko, meron nakatag din na 6 to 7, tapos, colon 44 to 48. So, itong 44 to 48 na to, dyan nakakonnect yung, kunyari, number 44. Kasi, dito sa building na to, meron mga remote cabinet. So, every cabinet na yun, merong tag-iisang manage switch. So, from cabinet, papunta rito sa core switch ko, dyan nakakabit yun. So, 44, 45, 46, 47, 48, bali, apat na remote switch. Every ano na yun, doon sa guard, tapos dito sa generator, tapos doon sa pinakadulo ng warehouse, meron ganun na remote switch. So, dito lahat yung nakakabit sa 45 to 48. So, lahat yan, yan yung pinaka, parang pinaka main port na nanggagaling doon sa mga remote switch. So, ang ginawa ko, para lahat ng VLAN doon sa every remote switch, tatagos dito or mag-uusap sila dito every VLAN. Kaya ang ginawa ko, lahat ng port na yun, nakatag sa every VLAN. Para
yung villain na 15 doon, tsaka 21, tsaka native, magkikita-kita sila para lumusot yung mga kailangan mong ipatagos. Okay? So, ito yung purpose ng tag na yan. Kunwari, ito sa boys, bakit nga ba may naka-assign na port? Kasi dito sa port, meron sa port 21 na naka-untag dito sa number, ay dito sa naka-untag sa data, ibig sabihin may naka-jumper ako doon na isang telepono. So para tumagos yung telepono na yon doon sa data port na nakasaksak, so ang dapat mong gawin, itatag mo siya dito sa VLAN 15 sa voice para makatagos yung voice. Kasi pag hindi mo yung tinag, magre-register siya pero walang voice. Parang ganun. Pag tumawag ka sa IP phone, hindi mo siya marinig sa kabila. Ayun. So, katulad din dito. Ito sa CCTV ko. So, ang dito sa CCTV ko is port 13 to 24. So, ayan. So, ang 21 nakatag dito. Kasi member siya ng CCTV. Yung 21 nakatag dito sa voice. So, ibig sabihin niyan, doon sa isang voice port ko sa area, mayroong naka-jumper na CCTV. So, bakit ko ginumper? Kasi wala nang available na port. So, ginumper ko yung CCTV. Ayan. So, para ma-view mo yung CCTV dun sa NVR mo, which is magkaibang VLAN. So, ang gagawin mo, yung port na yun na pinagsaksakan ng jumper ng CCTV dun sa port ng voice, itatag mo rito sa... Ayan. Itatag mo rin siya dito sa... VLAN 21 para tumagos. Okay? So, ganun po yung purpose ng tag. So, lilinawin ko lang ha. So, ang untag, ibig sabihin, gusto mo siyang maging member ng isang VLAN na yun. So, pag tinag mo, parang ang ginawa mo is papadaanin mo lang siya doon pero hindi siya member. Yan. Kunyari, di ba? Parang ganun. So, pinadaan mo lang, hindi mo siya ginawang member. Pinadaan mo lang siya doon sa VLAN na yun. So, ganun lang po. So, ito po yung mukha ng Aruba ko. Ayan. Dito kasi sa Aruba na to, meron din trunk port. Ayan. Pwede ka rin mag-create ng trunks. So, kunyari, ang PF sense ko, dito nakakabit sa port number. Wait lang. Dito yung nakakabit eh. Dito sa port 48. Ayan. Dito sa port 48. Dito, ayan. Dito nakalagay sa port 48. So, ang ginawa ko, yung port 48 na to, nakatag lahat yan sa buong VLAN para yung from PF sense to dito sa core switch ko, magtatagos lahat ng VLAN na kinreate ko kahit may mga remote switch ako. So, ganun po yung purpose nun. Okay? So, ganyan po. Doon po sa mga Cisco user, yung may GUI base at saka user ng mga HP, ganun lang po ang paggamit ng tag-untag. Okay? So, ganun. Tapos, kung naka-D-Link ka naman, katulad ko, ganun lang din ang process nun. So, tag-untag. So, dito sa D-Link, pag pumunta ka rito sa VLAN, ayan. Uy, login muna tayo. Admin. Pag pumunta ka dyan, so, pag pumunta ka rito sa VLAN, tapos 802.1Q, ayan, mapakita mo yan lahat ng VLANs ko. Ayan, kung yung mapapansin. Yung port 28 na yan, yan yung, ito kasi yung isang switch na to, access switch to. So, yung port 28 na yan, yan yung nakatusok ang aking kable papunta doon sa core switch ko na HP. So, ang gagawin mo dapat, itatag mo rin to sa buong VLAN. Ayan. Kasi yung port 28 na to, naka-native VLAN to. So, dapat para tumagos yung VLAN 15 saka 21, dapat itatag mo sila doon sa VLAN na yun. Okay, para tumagos lahat, para magkita-kita. Kasi pag hindi mo yung tinag, hindi sila magkakitaan, hindi niya mababasa. So, matik, lahat tong VLAN na to, nakatag din naman to dito sa aking PF sense. Ayan, kung yung mapapansin. Assignment. Tapos, dito sa VLAN, ayan. Yan lahat yan, nandyan lahat yan. Nakatag lahat yan, okay? So, ayan nga mga kapitbahay, ganun lang yung purpose ng VLAN na untag at saka tag sa Cisco or sa mga ibang brand ng switch, kasi halos lahat ng Aruba, HP, D-Link, ganun po, may mga antag-antag dun sa mga bagong Cisco na may GUI na. Okay? So, ganun na po. So, kung hindi nyo masyadong naintindihan, tsaka naguguluhan kayo, comment lang po down below para may explain ko sa inyo. Pero madali lang po intindihin. Ang sisiguraduhin lang nyo is, kapag yung port gusto nyo i-member ng isang VLAN,
iaantag mo siya. Tapos, kumari, yung isang port, gusto mo madaanan lang, kumari, nasa voice, gusto mo ipapadaan yung CCTV, automatic, yung port na yun, itatag mo siya doon sa CCTV VLAN. Okay, so ganun lang po, mga kapitbahay. So, maraming salamat, saka shoutout po pala dyan sa lahat ng mga solid subscriber natin, okay? So, maraming salamat, and sana po, huwag kayo magsawa mag-support sa channel natin. Kaya, kung meron kayong mga comment or katanungan, comment down lang po para masagot natin or makapag-reply po ako para ma-share ko po sa inyo yung knowledge about sa network, okay? So, shoutout po dyan sa lahat ng mga bagong IT na gustong pumasok sa pagiging network engineer or kahit anong part man ng IT, okay? Maraming salamat, God bless, and peace!